Pag-aaralan pa ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang kahilingan ng mga city bus operator na ibalik sila sa yellow lane. Una na itong tinutulan ng MMDA dahil sa paniniwalang lalala lang ang traffic sa EDSA. Si Karen Villanda sa report. Rise and Shine, Karen. Mula na votas hanggang sa uyo, apat na sakay si Nanay Luzminda simula na magkaroon ng EDSA busway. Pero noong nasa yellow lane pa ng EDSA ang mga bus, tatlong sakay lamang siya dahil may diretsyong sa uyo na pagdating ng Balintawak. Pagkagantong may edad na, mahirap ng panikpanaog eh. Ha, mahirap na, masakit na sa tuhod. Pero mas maganda na rin sa ngayon kasi hindi na nakakatakot sumakay dahil ang sasakyan mo ano na, yung talagang kanya na karasel. Hindi katulad dati nakipag-agawata. Pero sa usapin ng pagbabalik ng city bus sa EDSA, ang nais sana ng mga operator ay hayaan silang mabawi ang yellow lane habang may operasyon pa rin ang EDSA carousel. Nais lamang nilang ibalik ang 18,000 pesos na kinikita nila kada araw na ngayon ay 12,000 pesos na lamang simula na makalaban nila sa pasahero ang mga jeep sa rutang dinadaanan sa labas ng EDSA. Kung magkakaroon ng yellow lane at mananatili itong busway, ang problema naman ngayon, sino na yung babiyahe dito sa EDSA carousel dahil iisa lamang yung kanilang operator. Ayon sa mga city bus operator, po pwedeng hatiin yung mga city bus. Yung mga mananatili dito sa EDSA bus carousel, yung mga magtutungo ng yellow lane at yung mga nagustuhan na yung kanilang non-EDSA route. In case na nandyan yung carousel at nandyan kami, maganda naman yung aming magiging operation dyan kasi nagpa-promise kami na sasama kami sa police our own ranks, yung mga driver na pasaway, babantayan ng operator. Kung magiging outcome namin, maganda naman, within 3 years time, bakit kayo may aalisin pa dyan? Mag-isip na lang kayo. What will happen with the bus carousel? Pero kung maituloy ito, dalawang lane na lang ang matitirang daraanan ng mga pribadong sasakyan at iba pang motorista. Ayon sa MMDA, magdudulot ito ng matinding traffic. Lalo't mas dumami na ang mga motoristang araw-araw na nagdadaan sa EDSA na nasa 428,000 na kumpara sa 405,000 lamang noong pre-pandemic. Simula rin na mawala ang mga bus sa EDSA at maitayo ang busway, umikli ng isang oras ang biyahe ng mga sasakyan mula Monumento hanggang Rojas Boulevard. Ang araw, dilubyo talaga ang itsura, talagang puro bus ang nakabalandra. So mauulit, ganun na naman, babalik tayo sa dati. Eh, in fact, ngayon, ang ganda na nang nangyari kasi itong DOTR, nagkaroon sila ng bus carousel, nagkaroon sila ng designated lane for buses ng EDSA at isang lane lang kasi dati dalawa yan, nasa kanan eh. So ngayon, yung mga buses na nasa gitna, hindi na sila bumabalandra kasi naka-confine sila ng concrete barriers eh. And even the passengers, hindi sila kung saan nakakasakay kasi there are designated loading and unloading. Kung bumalik naman sa dating matraffic ang EDSA, baka tumigil na rin sa pagtataksi si Dinan. May magwiwilga siguro mga operator. Hindi nakikita operator namin eh. Lilipad lang kami ng taxi, hanap na lang kami ng ibang bibiyayan. Matindi na ang traffic yun ma'am, kagaya dati. Giit pa ng MMDA, mawawala ng emergency lane sa EDSA na gamit ng mga ambulansya. At masasayang ang itinayo mga istasyon at footbridge ng busway. Pinag-aaralan pa ng LTFRB ang pagbabalik ng bus sa EDSA at bubuo rin ng technical working group para dito. Para po maumpisahan kung ano po yung mga dapat gawin natin, kung ibalik ruta ba o irrationalize natin o kaya ireroute natin yung iba. Kasi nagbago na rin po yung mga configuration at saka yung travel demands po ng ating mga passengers. Karen Villanda para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.